All right, class, let us draw a jigsaw puzzle, which is figure 3 of our play 200. So the first step is what? Drawing the box. The size of the box is 12 by 12 centimeters. O dapat pag ano para nakikita nyo. Tingnan ko nga kung nakikita sa screen. Okay. After marking 12 centimeters, draw vertical line. Oh, malabo ano, nakita ko sa screen, didiin ako pala. Yan yung complain yung nakaraan, di ba? Oh, ayun, nakita niyo na class ha. Okay. Let's get your 45 degree triangle shortcut class. Okay. Na makagawa ka ng square, tapat mo dun sa corner. 45. Yung tinamaan dun sa the vertical line. Ito. Parang lumabo yung screen ko ah. Draw a line. Ayun. Kita nyo class? O malabo, parang lumabo dun sa screen. Lumabo po. Lumabo ano? Okay. Lumabo po. Paano kaya ito linawan? Bakit lumabo class? At po yung screen, hindi po ata nakafocus. O nga, paano nga pinafocus? Lumabo, di makita yung mga lines. Teta, paano ito pinafocus? Di naman. Stop. Ha? Stop. Tinatap po class eh, di makita yung mga lines. Buto, malapit ako umiyak. Blurred daw ba? Ay, blurred. I-tap nyo lang po, ma'am, para luminaw. Para luminaw na. Ayan po. Okay na po, ma'am. So, I will repeat the procedure, no? You will draw a horizontal line that measures 12 centimeters. And then draw line na pababa. Okay? And then draw the diagonal line. And then you make another 45 degree line. Ba't gano'n? Hindi equal. May mali eh. Okay. Draw another 45 degree line. Kita nyo class? Ayan. So in effect, nakuha na natin yung center. Tama class, pag lumalabo, sasabihin nyo sa akin ha. Okay. And then, what's the next step after getting the center? Okay. We'll get the... Divide it into 4. The vertical line. Passing through the center of the square. Okay, then next, draw another 45 degree line. Gawa muna tayo ng horizontal line, class.
Okay. And then draw another 45 degree line coming from that point, going down. Okay. Meron na tayo dito. So, dito na lang class. Yan. Okay. Can you follow class? Next, ito yung sinasabi ko sa inyo class. We will now divide our square using the intersection that we derive here. Gagawa tayo ng horizontal line and another horizontal line here. So in effect, we have divided our square into four equal parts. 1, 2, 3, 4, 5. And the next step now is draw your 75 degree line. Okay, yung 75 degree line ay pag ganun, tapos pag ganun. Kita nyo class, yung position ng triangle. So this is 90. Yeah, ganito yung position niya class. Parang binaliktad mo yung 45 degree triangle. Okay. Pagpapatungin mo yung 30 by 60 sa kayong 45 degree triangle. Nakikita ba sa screen? Let me check. Ayan class. Yes po. Clear sa inyo. That is how we will draw the... Ito ang 75 niyan. Ay, hindi nakikita sa screen. Ito ang 75. Yan. This line is 75. Yan. So, gagamitin natin itong triangle na to to draw 75 degree line from where? Yun sa mga intersection. You know, doon. Okay? Ang una natin papatamaan class ay yung second intersection. Ito. Ito. Yan. Draw a 75 degree line. O ganon. Okay? And then another one dito naman. And then, baba, 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 baba. Sana kaya pa ng ano ko. And then, dito naman. Kita nyo, class, dito ko dinadaan, ha? Tapos dito. Ayan. Tapos... Tignan natin yung drawing. Okay. Saan pa class? Okay. Meron pang isang line dito. Dapat half centimeter. Half centimeter ang measurement nun. Putay ng half centimeter muna dito. Drawing ko na yun 75 degree line ko kasi mahirap na bumili. Ayusin ulit yung triangle. Okay. Kasi meron pa tayong isang 75. Nagwaganito. Ayun class, so half centimeter yung mula dun sa ano. Ayun. Kita nyo class. Okay. Clear ba class? Any question up to this point? Okay. Ay, dito pala. Okay. Dito dapat meron kang 75 degree line din. Dito. Ay, parang hindi dito. Ito na. Huwag din tayo dito. Dito sa illustration, wala naman dito ang dadaan na line. O, dito lang. Tama yung ginawa natin. Okay. Next. Nagawa tayo ng 15 degree line using our
two triangles, 30 by 60 and 45. So, paano naman ang 15 degree? Dito lang, ito lang medyo confusing sa plate natin class, but this is really the, what the exercise is all about. 45 mo, igaganyan mo. Tapos, paganito. Yan. Kikita nyo class? Kung sinasabi ko, mahirap na pandarin sa hindi na aabot din ng aking. Kailangan ko na maliit na 45 degree triangle. Kasi ito yung class eh, oh. So, yung dalawang triangle, pagpapatungin mo class, tapos, yung tinamaan nito, dito, yung tinamaan ng 75 degree line horizontal, doon ka gagawa ng 15 degree. Kaya lang, hindi na mahagip ng aking triangle. Hindi na kinaya ng aking triangle. So, tatansyay na lang natin yan right now. Pero yan, pero ganito ang principle. Ayan. Okay. Ayun, class, oh, nakikita mo? Tinatansya na lang ni Ma'am Tina kasi hindi na kaya. Lalakpas na yung T-square ko sa aking table. Yung, kaya kanina ko pa tinatry i-fix pero mahirap ano yun sa camera. Yan. Kita niyo yung class? Ah, didiin ako. Ulang sa diin. Hindi na agip sa camera. Ayan. Yan, 15 degree yan. Tapos yung dito naman sa kabila. Lahat ng tatamaan ng 75 degree line, yung sa horizontal line, lalagyan mo ng 15 degree line. Ayun o. And last is, hindi na kaya siya ulit. Kunyari, umulong tayong ganun. Question class? Any question? Walang tanong class kasi lilipat na ako dun sa left side. Okay? And then pupunta naman tayo dun class. Dun naman tayo gagawa ng 15 degree line. Okay? Nakikita nyo class? Clear ba? Walang tanong at this point? Walang tanong class at this point? Dito na ako ay yung tinamaan ng line. Gagawa ka ng 15 degree line. Yes. Yung sa ano po, sa center line po, sa ano sa taas po, ano ilang cm po yung 75 degrees line? Galing sa center line, sa taas po. Half. Yung sa kaliwa mo po, ma'am. Ilan po yun? One. Actually, hindi natin siya sinusukat. Ang ginawa natin, dinaan natin dito. Okay po. Okay po. Divide ng point natin, yan. Okay po. Pero ito, class, yes, yung cut ko ito eh. Half po. Na half? Okay po. Thank you, ma'am. Okay. So, nakikita nyo naman, class, kung paano ko ginagawa, ha? Walang question up to this point. Nagawa na ako ng another. Dito naman, class, 15 degree line. Ito lang, hindi ko makita from where I am. Dapat yan, mga parallel yung class, ayan, no? Kasi 15 yan. Dapat ganyan yan. Ako hindi na nakasad yung triangle ko kasi nga lumagpas na. Ayan, class, oh. Ito mo, yan. Tapos yung susunod. Ito yung 75 degree line. Natama doon sa horizontal line yun. Ay, mali yata yung renewing ko. Asa na ba yun? Dito pala dapat. The 75 degree line class, tatama dito. Yan. Yan kagagawa na 15 degree line. Yan, nakita niyo yung class? Tapos itong next line, ito naman, tatama dun yung kagagawa ng 15 degree line. Tanya class, ayun no. Tapos yung sumunod na line ito, tatama dun, ayun o. Oh.
Nung kagagawa ng 15 degree line. Ayun, no? Adjust ko itong triangle ko kasi meron pa kasi mga lines na gagawin. Ayun, no? Ayun, no? And then another, ito, natama dun, nung kagagawa ng another 15 degree line. Okay? Okay, simba class. And then the margin at both sides shall be 1 centimeter. So we need to draw 1 centimeter vertical line. A line 1 centimeter, a vertical line 1 centimeter away from the right and left edge. So, susukat tayo ng 1 centimeter class. From the border, from the square, ayun, 1 centimeter. And then dito din sa kabila, 1 centimeter. Okay, class? And then I will now draw vertical line. Ayun. Okay? Para sa yung vertical line na yung class. Ang ganda yung line natin. Gagawa na naman tayo ulit ng 75 degree line and 15 degree line. Diba? So, unahin natin yung 75 degree line. Yung tinamaan ito. Yung tinamaan ng 15 degree line with the new vertical line, yan. Yan kagagawa ng 75 degree line. So, again, paano procedure class, di ba? Pagtatapatin natin to. Yan. So, and then papatong natin to, di ba? Baliktad. Ay, ganon. Ayun, di ba? You know, yung line na pa ganon. Yan ang 75. 45 plus 30. This is a 45 degree angle. This is a 30 degree angle. So 30 degrees plus 45 degrees equals 75 degrees. Application now of your knowledge in trigonometry. Okay, class. So let's move. So, saan ko padadaanin yung 75 degree line? Again, intersection of the vertical line and the 15 degree line. And this is exactly that point. Draw your 75 degree line. Ayun. Kita niyo class? Papinalize ko na ngayon yan. O mamaya na. Sige. Puro ganyan lang muna ang drawing natin class. Next. Yung 15 degree line. Natama na naman sa vertical line. Ito yung class. Yan ka magdadrawing na. Ayan. 75 degree line. Kita niyo class? Clear ba yung drawing ko? Malinaw na yung lines ngayon. Dinidiinan ko na kahit actually construction lines lang yan. Then moving on. This is now that 15 degree line intersecting with the vertical line. Draw a 75 degree line. That's it. And the last one is intersection of the 15 degree line with the vertical line. That's it. Did everyone get it? Clear ba class? Is it clear? Yes, ma'am. Next. Okay. Next, uurong natin itong mga triangle natin class. Dito naman natin siya patatamain. Okay, saan na class? Yung tinamaan nung 15 degree line and vertical line, ito yung class. Kita nyo? Diyan mo padadaanin yung 75 mo. Yun. Kita nyo class? And then, ito na naman yung 15 degree line. Tumama sa vertical line. Dito, dito ka magpapadaan ng 75 degree line. Ayun. Next,
Sana mang class. Ito yung 15 degree, tatama na naman sa vertical line dito. And the last one would be, atlas na naman. Yan. Ito yung 15 degree line, tatama dito. Yan. That's it, class. That is how we construct a jigsaw puzzle. Okay? Now, we will just finalize this one using a heavier pencil. Actually, this is already HB, by the way. Any question before I finalize it or parang nakikita niyo na class kung alin dyan ang major lines? Any question, class? Here ba? Hello? Yes po. Okay, so, ma'am, question lang po. Yes, what is the question before I finalize it? Yung po sa may labas po ng border. Yung sa may kabila. Yung labas po ng 75 degrees angle po. Labas, at yung labas? Opo, di ba po shaded po yan? Yes, we will draw horizontal lines 2 millimeters apart. Drawing ko na ba, class? Pwede naman, kahit hindi ko na ito i-finalize. Kasi naintindihan nyo na kung nasan yung mga ano. So, ang gagawin nyo lang, class, ay get your scale and measure 2 millimeters. Bungi-bungi na yung scale ni Ma'am Tina. So, allow me to violate the rule kasi bungi-bungi na, hindi ko na makita talaga. Na lang gagamitin kong panukat. Masyado na talagang nagasta. Masyado na nagamit. I mean to say. Kukuha ko ng 2 millimeters class. Tapos yun ang distance kasi ng horizontal line. Siguro hindi ka napupunuin, di ba? Kasi gusto niyo lang naman malaman, di ba? Kung ano yung ano. Yan, 2 millimeters class. Yun. Namarka ko na ng 2 millimeters ha, dito sa bottom. Yan ang pupunuan nyo ng lines. One. Okay. Ano yung nasa ano natin? Sample. Ay, nagganin yun sa sample niya. Di ba dapat may line pa doon? Anyway. Yung sa sample class, hindi. Yung gagawin, papalitan natin class ha. Yan. Hanggang doon lang dapat. Tapos ito hanggang doon. Yan. Saan na ba? Ay, yun pa lang. Yan. Hindi nyo lalagyan ng horizontal lines yung loob, no? Yan. Yan. Ganyan, class. Nakikita ba? Ito. Okay. Pupunin yan hanggang doon sa taas, class. Ng 2 mm. Okay. Tapos ipa-finalize natin yung okay, I'll just get a sharper pencil. Ito, 3B o B. Ako, ang lambot nito. 2B. Yan. So I have here 3 pencils. So, try natin si actually B, 2B, 3B. Ang lalambot nito, class. Oh, lambot. Ito na lang, si 2B.
paano ulit yung class? Unahin natin si 75. Pag ganun. Tapos pag ganun. Oh, clear na class? Question po. Isa, yung main box po na 12 by 12 cm, di ba po may line po sa gilid, may vertical line po. 2 cm po ba yun? Tama po ba? Ano no? 2 cm po yung galing po sa gilid ng box. Bude, 1 cm. Yung sa gilid, left and right, 1 cm. Opo, yung ano po, vertical line po sa gilid po, dalawa. 1 cm sa left, one, ito, teka. Ito, 1 Opo. cm. Okay po. Tapos itong kabila, 1 cm din. Okay po. Parang yun na pinag-engine natin. Diba? Opo, opo. Thank you, ma'am. Yun, malinaw. Yan. Okay? Tapos sa kabila. Ma'am. Oh. Admit daw po ulit si Friday. Nag-brown out daw sa kanila eh. Okay. Ah, ito na. O, ano pa class? Tapos meron din pa ganito. Nakikita niyo ba, class? Tapos ito. Yan. Tapos gawa na tayo ng mga pagano naman. Paano yung pag-anong class? Na ito naman. And then. Tapos an? Wala sumalaban na yung t-square. Kailangan tanggalin yung t-square. Wait lang.
nangarang. Kaya kailangan talaga kanina pa, di ba, inaayos ko? Kasi yung T is where I. Hindi ko malaman sa lagay. Okay, wait lang. Meron pala akong line na hindi nadiin ang kanina class ito. That's it. And the rest of the spaces class should be filled with 2mm horizontal lines 2 millimeters apart. However, the lines should not be as heavy as these lines that I drew. So this is the jigsaw puzzle class. Any question? Any question, class? So that ends this live demo on how to prepare the jigsaw puzzle. You just have to fill up these spaces with horizontal lines 2 millimeters apart. Ma'am, question po? Yes? Ma'am, talaga po bang ano, yung sa pinakataas po, maliit po talaga siya. Okay.